Magandang araw! Welcome sa aming YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe pagkatapos mong manood sa video ito. Saan mo gustong pumunta? Sa langit o impyerno? Siguro kung ikaw ay tatanungin, ang isasagot mo ay langit. Sino ba naman ang gustong pumunta sa dagat-dagatang nagdininga sa apoy at asopre? Ano ba ang mangyayari sa tao pagkatapos ng kamatayan? Sa Hebrews 9 verse 37, at kung paanong itinakda sa mga tao ang namatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ecclesiastes 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Revelation 22 verse 12, narito ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Sa Revelation 20 verse 12-13, nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ang Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. Hahatulan tayo ng Panginoon ayon sa ating mga gawa, ito man ay mabuti o masama. Sino-sino ba ang mapupunta sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy o sa Hades? Sa Galatians 5 verse 19-21, at hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pagkikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad dito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kariyan ng Diyos. Sa Revelation 21 verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asopre na siya ang ikalawang kamatayan. Ano ba ang mangyayari sa mga taong ito? Ayon sa Matthew 13 verse 50, at sila'y igagatong sa kala ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Kagaya na lamang ng taong mayaman at si Lazaro, namatay ang mayaman at inilibing. At dinala siya sa Hades. Nagmamakaawa pa na itubog ang daliri ni Lazaro sa tubig upang palamigin ang kanyang dila dahil siya ay naghihirap sa kanyang kinalalagyan. Pero huli na ang lahat. Ano ang ating dapat gawin upang tayo ay mapunta sa langit o sa buhay na walang hanggan? Kung gusto nating makapunta sa langit at hindi sa nanginingas na apoy, dapat na tayo'y mananampalataya sa Panginoon. Mahalin at sambahin natin siya. Tayo'y magtiwala at sumunod sa kanyang mga utos. Ayon sa Acts 16 verse 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Kung mahal natin ang ating Panginoon, susundin natin ang kanyang mga utos. Ayon sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya habang tayo ay buhay pa, huwag nating sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa atin. Gagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa at iwasan na natin ang mga masasamang gawa kung ayaw nating matulad sa taong mayaman na naghihirap sa apoy.